Yo mga sir, ang topic natin ngayon, automatic works. Kung bago ka lang sa channel ko, pwede ka na mag-like at subscribe. Ang topic natin ngayon is yung hazard light and signal light. Alright, paano mag lagay? Actual, hindi na po ito diagram, actual na po. Sa hazard at signal light, kailangan natin meron tayong fuse holder. Tawag dito, fuse holder. Yan, mura lang to, mabibili nyo. Pwede ito sa maliit na fuse, pwede rin sa malaki na fuse, yung malapad. Pwede sa malapad, pwede sa maliit, yung maliliit. Yan, okay? Dapat meron kayo nito para ito ang dadaluyan, magiging safety ng ating power. Pagka mag-overload, ito ang puputok. Pag nag-short, ito ang puputok. Okay? Yung isasaksak dito. Next, kailangan natin ng ito, flasher relay. Electronic flasher relay. Electronic yung kadalasang gamit ko. 12 volts flasher relay. Alright, dito maximum niya is 25 amps. 25 amps, 14 lamps kaya niyang pagganahin. Ibig sabihin 14 pirasong ilaw kaya niyang pagganahin, bumbilya. Okay? Na umaabot ng 25 amps kataas ng amperahe. Tapos dito may tatlong socket. Yung unang socket, 'yan. Yung unang socket is L. Kayo, letter L yan, nasa gilid. Ayan. Tapos yung kasunod, P. Tapos yung dito sa gilid, X. Yung X natin is yung ating power. Yung ating supply. Dito tayo. Tapos ang ating L, load or light. Dito yan. Load or light, L. Tapos dito, indicator na po ito mga sir. Okay? Hindi ko na ginagamit ito. Maliban lang kung magpapalagay ng indicator, lalagay ko yan. Pag hindi na, hindi ko na nilalagay yan. Pagkatapos, kailangan natin ang socket nito. Meron tatlong pin. Kailangan, yung pin na yan, isusuksok lang natin dyan. Yung magiging connection natin. Huwag tayong maglagay dyan ng, meron mga female male socket na ilalagay sa wire sa dulo, tapos tutusok dyan. Pwede rin naman yon. Lalagyan lang to, tapos tutusok dyan. Lalagyan lang to, tutusok dito. Lalagyan lang yung tutusok dyan. Huwag nyo na pong gamitin yon. Kasi meron na po tayong ginagamit na headlight socket. Yan, ito po ginagamit ko para malinis. Wala na po siyang connection, diretso na tusok. Okay? Tsaka yung wire niya matataba na rin. Heavy duty na rin yung wire. Auto tracks, pwede na po siyang gamitin. Okay? Suksok natin. So ganito po 'yan. Tusok niyo lang po rito, 'yan oh. 'Yan lang. Para malinis, 'yan. Tusok niyo dito. Parang pang headlight 'to eh. Pero pwede siya sa flasher, yan o. Malinis na siya, o. Dito na siya, lagyan nyo na lang ng connection dyan sa dulo. Ayan, yung connection na yan. Okay? Sa connection naman natin, tandaan natin, yung X natin kanina mga sir, dito sa gilid, yung X, kulay itim, lalagay natin to dun sa kanyang power supply. Alright? Yung 12 volts or 24 volts man, o gusto nyo, 36 volts. Doon natin ilalagay ito. Dugtong muna natin mga sir. Yan. Pagputol naman ito, madali lang. Ito lang, tansyahin nyo lang. Ayan. So, yan lang, simple. Yan, nabalatan na natin yung power supply. Dito naman sa kabila, balatan din natin to. Ayan, tingnan nyo. Iparehas lang natin yung haba nila. Huwag kang magbalat hanggang dito. Babalatan mo yan. Parehas lang din. Sukat lang natin yan. Yan. Dito mo rin din siya putulan. Ayan. Dito. Okay? Alright, yan. Putol mo na siya. Yan. So, pag nasa bukid ka, hindi ka na kailangan maghinang-hinang doon. Kasi pag ka nasa bukid ka, mahirapan ka. Paano kung nasaksakan doon? Sa bagay, pwede man, may debattery na saksakan. Pero usually, hindi na ako gumagamit noon. Yung mga hinang-hinang. Ganyan lang, oh, splicing ng tama lang, mga sir. Yan. Pwede mo itong ganituhin, align. Pwede naka-align. Magkadikit lang, magkasama sila. Para pagka na-splice mo na, dito na lang siya, yan yung fuse, nandito yung relay. Pag nasira yung fuse, nandito lang. Pag nasira yung relay, nandito lang. Magkalapit silang dalawa. Pwede rin gawin mo siyang pag ganun. Yan o, tingnan mo, pag ganyan. O, malalayo. Malayo siya. So, silipin mo dito yung fuse. Yung relay, silipin mo rin doon, malayo. Dapat magkadikit na lang para malapit lang siya pag sinilip mo. Ngayon, ibuka mo lang yan. Yan o. Buka mo lang. Buka mo rin to. Hatiin mo rin. So, naka-X na. Magulo. Right, yan. Naka-X. Hatiin mo lang sa dalawa yan. Yan o. Hati sa dalawa. Ngayon, pagdikitin mo. Splice mo na tong dalawang to.
Yan o. Yung dalawang yung magkatabi, splice mo na. Alright, yan. Splice mo lang. Yan. Tapos, splice mo rin itong dalawa. Yan. Na-splice mo na kanina yung dalawa. Ito naman. Kakalas pa ba yan? Hindi na kakalas yan. Kahit wala nang panghinang yan, oh. Pagka na-splice mo na, splice mo na rin itong dalawa, oh. Dalawa rin sila. So, per stay na yan. Hindi na yan gagalaw. Magsasama na yan. Kahit pa magka, hindi mo naman siguro hilain. Hindi mo naman huhugutin yan. Okay? Saka mo ngayon, lalagyan na natin ng tape. Lagyan natin ng tape. Yan. Ito na yung tape natin. Simple lang. Dali lang naman yan eh. Kuha ka lang ng tape. Lagyan mo, balutan mo. Ang nipis pala nitong tape na to. Yung nakuha ko. May tape na makakapal. Itong nagamit ko manipis. Yan. Pang ano to, pang auto wire. Yung crocodile, ano yun, makapal. Yan. Na-tape na siya. Yan na. Dugtong na siya. Tapos, okay lang nakaganyan kasi i-double tape pa natin yan pag nakalagay na sa kotse. Okay? So, dugtungan naman natin to. Ito, may power supply na yung fuse. Ang kuryente, aakyat dito, papasok dito yan. Pagpasok dito, galing dito, sa 12 volts sa battery. Pag galing sa 12 volts, papasok dito. Pagka nag-short, puputok to, hindi to gagana. So, yan, may breaker na siya. Yung breaker niya, yung pinaka fuse. Okay? Pagkatapos niyan, lagyan natin ito ng dugtong. Lagyan ko ng dugtong para sa battery. Nandito kasi sinusukatan ko yan. Sinusukat ko para sa battery ko. Kaya ito, susukatin ko bago ilagay yan. Ang sukatan ko, ito lang. Para sa battery supply. Yan. Mula dyan, sobrahan ko lang ng ganyang kahaba. Yan. Putol. Yan. Tapos, splice na rin to. Yung splice ko rin dito mga sir kasi idudugtong ko rin siya dito sa fuse sa kabila. Ayan o. Yung kabila wala nakalagay, dugtong ko rin siya dito. Parehas lang din yung putol. Ayan, puputulan mo siya rito. Ayan, kung anong putol niya, ganun lang din sa kabila. Parehas lang din yung putol. Ayan. Ang lagay, pagkalagay ko naman dito is magkadugtong naman silang paganyan. Pag ganun naman ang dugtong nila. Ayan. Ihiwalay mo lang. Ayan. Ihiwalay mo. Ayan. Pabukahin mo. Pagkapabuka, ito, hiwalayin mo lang din. Ayan, ganyanin mo lang. Tapos, salubungin mo silang dalawa. Ayan, pagsalubungin mo. Pag nagsalubong na sila, pwede mo na siya ikutin. Ang splicing, huwag mong ipagdikit na parang wala lang. Nasalubong na, nalak. Ikutin mo na to. Ayan, ikot na isa dito. Pag ganyan, okay, yan ang ikot. Pag ganun, ikot naman yung isa dito pag ganyan. Yan. Okay, yan. Parang magkasalungat sila. Oh. Matigas yan. Kahit 1 kilo kayang hilain yan. Saka tape na natin to. Malinis na siya, yan. Okay, hindi mo na siya hinangan yan. Okay na yan. Tape na natin to mga sir. Yan, iti-tape natin, paikot. Alright, yan na, nakatape na siya, yan, yun lang tape ko, yan na. Okay na siya. Tapos, abang ko na lang to sa battery. Sa positive, kung saan man positive na may ignition on. Pag i-off ang susi, mamamatay siya, pag in-on, bubukas. Yan, dito ko na to ilalagay, papunta sa fuse. Tapos yung fuse, papunta naman dun sa flasher. Tapos ito, dudugtungan ko na to. Ang gagamitin ko dito mga sir, isa lang. Yung gitna na to, yung gitna na yan, hindi ko na gagamitin yan. Ito lang yung trigger ko sa switch, yung isang yan. Okay, yung isang yan, nasa gilid. Yung load o yung light kanina. Okay, yung pinakagilid. Alright, so, dugtungan ko lang to mga sir. Pagdugtong natin, sinusukatan ko rin to dito kahaba. Isa. Dalawa. Yun lang. Dalawa. Kalahati. Ayun. So, yun yung pagdugtong ko. Yan.
So yung isa, dahil hindi natin ginamit, i-wave ko lang yan. Sasama ko lang yan kasi indicator lang naman yan. Ito isa dito, kung gaano kahaba yung putol dyan, ganun din yung putol mo rito. Yan. Pwede mo sukatin pa ganyan para parehas, walang sala. Yan. Okay, tapos dugtong muna to mga sir. Ganun din pag dugtong, iwalayin lang natin. Iwalayin lang, tapos sa lubong, tapos ikutin na natin. Yan. Maganda pag inikot nyo, diretso sa guma na to, yung plastic para kumapit siya dyan. Yan o, diretso siya pag ganun. Yan o. Para bumaon siya dyan. Yan, tapos yung isa naman. Yan, tapos yung isa naman. Ganun din. Okay, so yun na. Matigas yan, kahit 1 kilo, hindi kaya hilain yan. Tape na natin. Yan, tape na natin. Yan, tape na natin to mga sir. Right. Okay, pag na-tape na, okay na yan. So, yan na. Okay, so tapos na ang ating abang na hazard at signal light. So, pwede natin pagganahin to, kuha lang ako ng power supply. Yan na. Tapos, i-splice ko lang itong dalawang yan. Magkasama, ito na, may fuse ka na. May flasher relay ka na. Tapos, ito na, dalawa lang ang lalabas. Itong isa sa 12 ng battery. Yan, sa 12 volts, papunta sa fuse. Ito dito. Tapos, yung isang kabila ng fuse, papunta naman dito sa ating flasher. Tapos, yung isa naman sa flasher, papunta dun sa trigger ng switch. O, trigger, ano to, dapat ground dito, ground trigger, para gumana yung flasher natin. Alright? So, pwede natin subukan to mga sir. Yo, what's up? Automatic works. Ang gamit ko ngayon, ito, yung headlight, ilaw. Ito yung left and right. Yan. Palagay nyo lang na, yan yung left, ito yung right. Or ito yung right, ito yung left. Okay? Sa left and right na yan, ang gumagana lang naman dyan, isang positive, isang ground. Dalawang wire lang lagi yan. Hindi tatlo yan. Dalawa lang yan. Ganon din dito sa kabila, dalawa lang. Isang left, isang right. So pagkakataong ito mga sir, ang live dito is yung dalawang kulay green. Yan o. Naka-uniform sila, parehos. Sila yung positive. Tapos yung left and right niya na trigger ground is yung sky blue tsaka yung orange. Ayan, kung makita nyo yan. Orange tsaka sky blue. Tapos yung green, yan yung positive. Ayan, left and right. Okay, tingnan nyo. Pailawin natin. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan, ito yung isa. Okay? So, kung makita nyo mga sir, dito naman sa wirings natin, ito yung orange. Ayan. Ayan, pakita natin. Ito yung orange. Ito naman yung sky blue. Ito yung green. Ito yung positive, yung green. Kasi dalawa sila magkaparehas doon sa taas. Okay? So, pagkatapos nyan, gagamitan ko lang itong mga sir ng ito. Ito gamit ko. Yan, yung battery na to. Pag sinasaksak to, yan. Ano lang to eh, parang yan, adapter. Adapter na 12 volts to 20, pero 12 volts ang lumalabas. Yan. Tapos, ito namang dalawa, ito yung pinaka-positive ko. Yan, itong wire na to, itong pulang wire, ito yung positive. Itong itim, ito yung negative. Okay? Yung positive, isama na natin siyempre dito sa fuse. Lagyan na natin ng fuse to. Yung ating fuse holder. Lagyan natin ng 15 amps. Yan. Tusok natin. Okay? So, ganito rin gayahin nyo. Yan. Naka 15 amps. Takpa natin. Ayaw mo na. Ayaw matakip eh. Yan. Kahit hindi na nakatakip. Okay? Pagkatapos yung mga sir, ang dulo nitong fuse, ito yon, isa yung putol. Yan. Diba? Ngayon, ang ilalagay natin dito mga sir, lalagay natin dito is yung positive, yung sinasabi ko, yan yung positive. Diba? Isasama natin dito ngayon sa kulay blue na yan. Yan yung positive ng ilaw. Yan, kulay blue. Right? Positive, papunta dito. Alright? Clip na natin yan, kasi sila naman yung positive magkasama. I-clip na natin. Okay? Yan. Yan, magkasama na, positive. Okay? So, ito yung flasher natin. Yan yung flasher natin, ha? Tingnan nyo, ito yung left and right natin. Yan yung fuse. Okay? Ground na lang ang hindi nakakabit. At yung trigger natin na yung galing sa flasher. Kanina, review nyo na lang. Galing sa flasher, yung isa yung nasa pinakagilid. Okay? Ito gawin natin, saksak na natin to mga sir. Saksak na natin to. Papunta dun sa ating kuryente. Yan. Pag saksak natin, yan, kung nakita nyo may kulay green na, yan o,
Buhay na yung kulay green. Yan, bunot. Mamatay yung kulay green. Yan, namatay. Okay? Ibig sabihin, naka-off. Saksak natin. Ibig sabihin, buhay na. Okay? So, ito yung mga sir. Ngayon, itap natin to. Ito yung magiging fuse natin, eh, switch natin. May switch ka dito na tatluhan. Ito yung negative, positive. Positive, negative. Para dun sa paano pagganahin. Nakailaw na mga sir, nakasaksak. Ito na yung positive natin. Nakalagay na. Sinabi ko sa inyo kanina. Nasa kulay blue. Ayan, positive ng ilaw na to. Tapos yung isa, ayan, sa fuse pumunta mga sir. Ayan, yung isa sa fuse, ito yon. Yung isa, positive sa fuse. Basta fuse, positive yan. Yung isa naman ng fuse, sa kabila, pumunta ng flasher. Alright? Tapos ito na yung left and right natin. Left or right or left. Ito na yung trigger natin sa switch mga sir. Yung dalawa. Yung kulay orange at yung, ayan, kulay orange yan, yan. Tapos yung kulay blue. Okay, tingnan natin yung ilaw kung iilaw. Ngayon, ito na magiging switch natin. Magiging open ang switch. Pag tap mo dyan, nakatap yan. Kasi sa mga ilaw, nakatap na kaagad yan, yung dalawa. Dito na lang sa switch sa diagon, sa ano, sa tawag nito, directional switch. Yung left and right, dito mo na lang yung malalaman yan, no? Oh, ilaw na. Yan. Tap natin. Wala pang ilaw kasi hindi naka-ground. Okay? So, itap natin, tingnan nyo, walang ilaw. Pero gumagana na yung ating flasher relay. Yan o. Pumipitik. Lagay natin pag naglilip ka. Huy! Pag maglilip ka, lip natin. Yan. O, umilaw. Alright? Umilaw yung isa. Tama? Tapos right natin. Yan, right. Dito mo sa kabila. Yan. Yan. May left and right ka na. Left and right. Alright? Ground lang naman ang trigger ng left and right eh. Ng hazard. Ngayon, yan o, oh, lipat. Oh, ilaw, lipat. Oh, ilaw. Ngayon, gusto mong i-hazard. Pag i-hazard mo, 'di ba, pag nag-lip ka, paling mo sa kabila. Pag nag-right ka, paling mo sa kabila. Pag nag-hazard ka, pinipindot lang, 'di ba? Pagka pinipindot, magsasama 'yung dalawang ground nun, mga sir. Yan. Bali ang mangyayari, magsasama 'yan, 'yung dalawang 'yan. Yan. Yan, yan. Bali ang mangyayari, magsasama 'yan sila ngayon. Yan. Oh. Pinagsama ko na yung dalawa. Ayan. Bali, parang diniin mo na ngayon yan. So, magkasama na yun ngayon. Ngayon, ito na yan. Pagka nag-hazard ka, siyempre, didiin ka lang nun. Yan na yun sila. Magkasama. O. Oh, tingnan mo. O. Oh. Matagal lang to kasi mahina yung ground. Mahina kasi maliit yung ating battery, ano? You know? Yung battery natin, disaksak lang. Yan. Kasi iikot pa siya sa coil. Yan na yun. Alright? So, tapos na. Ganyan lang ka-basic paano to ilagay. Okay? So, pag naghiwalay, pag hiniwalay itong dalawa, magkaroon ka na ng left and right. Yan. Left and right. Left. Yan. Right. Yan. Ito na yung pinaka-switch mo. Wala na tayong indicator. Itong isa, hindi ko na ginagamit kung makikita nyo. Indicator na po yan, mga sir. Alright? So, tapos na. Baka sumabog yung aking, ano, yung aking battery adapter. Alright, yun. Kung mapansin nyo, matagal siya dahil nakakapasitor yan. Tagal mag-drain. Nakakapasitor kasi yan. Okay? So, wala na. Pag mamatay, wala nang kuryente. Pagka may kulay green pa, may kuryente pa yan. Okay? Ganun lang kasimple kung paano maggawa ng hazard light, signal light na sariling gawa. Sariling hanap buhay. Alright? Yun lang mga sir. Automatic Works. Mabuhay sa inyo lahat. Salamat sa tuloy-tuloy na pag-like, subscribe. Salamat sa inyo sa pagsubaybay kahit maingay yung nasa likuran ko. Maraming salamat.